Hello everyone! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana. In today's video, i-share ko lang sa inyo guys yung ibang mga tips kung paano maaprubahan or yung mga tips para malaki yung chance na maaprubahan ang inyong loan application sa BillEase. By the way, kasi marami yung nagsasabi na, la, decline ako sa BillEase, na hindi naaprubahan yung loan application ko sa BillEase. So, maaari kasi ang iba sa mga gusto ni BillEase ay hindi nyo nagawa noong nag-apply kayo sa kanila. So, but before anything, subscribe na para makasali sa pag-GCash at cellphone giveaways na ma-i-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Let's get back to the topic. Meron din tips na pwede niyong gawin kapag nag-apply kayo dito kay BillEase para magkaroon ng chance or medyo malaki yung chance na maaprubahan ang inyong application. So, ang number one guys, submit your most recent updated document. Baka kasi yung mga document na in-upload nyo ay yung mga document nyo pa last year, ang hinahanap yung mga latest. Halimbawa, sinabi na latest 1 month payslip. Since ngayon ay April 4, dapat yung submit natin na payslip ay yung March 1 hanggang March 31 na payslip. Baka kasi sinabi na latest payslip, pero yung sinubmit mo ay yung payslip mo pa noong February 1 to 28. Dapat po kapag nagsasubmit nga tayo ng document ay yung pinaka-latest. At number 2 guys, submit clear copies of your document. Baka kasi nag-upload ka nung mga IDs mo, kaya lang blurred, hindi talaga makita yung mukha mo. Tas birth date doon sa ID mo hindi mabasa dahil nga napaka-blurred. Or yung mukha mo hindi na malaman kung ano nga ba yung hugis ng mukha mo. Maaring okay yung pagkuha mo ng mukha mo, kaya lang yung bunganga, yung ilong blurred. Okay? And number 3 guys na tips, submit authentic documents. Halimbawa, government ID dapat po yung nakuha talaga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi baka naman sinabing, baka naman yung ID na i-upload mo gawa-gawa lang sa Recto, maraming paraan para malaman ng mga bank kung authentic ba yung na-submit natin na requirements. Number 4 na tips guys, ay submit as many document as you can. So halimbawa guys, sa source of income. Kunwari, ang hinahanap ay 3 months bank statement, halimbawa sa mga self-employed or may sariling business. Kung meron kang dalawang bank statement or kung meron kang dalawang bank account, halimbawa may bank account ka sa BPI, may bank account ka sa Metrobank, then ilagay mo kung maganda yung ending balance natin kay BPI, maganda rin yung ending balance mo kay Metrobank, i-upload mo pareho yung bank statement na yon. Kasi doon nila makikita na, may kakayanan to para magbayad ng kanyang utang. Same din sa payslip natin, guys. Kung may mga ibang source of income tayo, idagdag na natin, diba? At kompletohin nyo lahat yung mga requirements na hinahanap nila. At number 5, guys, na tips ko sa inyo ay submit complete documents nga. Ito yung sinabi ko kanina na dapat po kung ano yung hinihingi, dapat kompleto. At as much as possible, kung meron pa tayong idagdag, para maipakita talaga sa kanila na capable tayo or may kakayahan tayo na magbayad sa ating pangungutang sa kanila, ay idagdag na natin, okay? And number 6 guys, don't submit dummy documents or yung mga dokumento na fake. So, yun lang guys yung tips na may share ko sa inyo na pwede nyong gawin kapag nag-apply kayo dito kay BillEase para magkaroon ng chance, malaki yung chance na maprubahan ang ating application sa kanila. Actually, napakabilis lang naman maprubahan dito kay BillEase. So, yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin guys sa mga kakilala nyo. Thank you and bye-bye!